press conference for that. Pero for now, surprise po yan. Definitely, it's going to be extended sa mga Pilipino, hindi lang dito sa atin. Sa ibang bansa din. And ang tanong din, kailan babalik ang Miss Q&A? Yan ay malalaman pa namin siguro after the finals of Pawag ng Kahalan by around July or August. Since isang pamilya na kayo sa show, since ang punta na kayo magkakasama, sino sa mga host yung pinakapikon? Pinakapikon? Si Vice ba? Hindi. Si Ann ba? Kasi diba naman may nakwento si Vice before na nag-away sila ni Andal sa show? Ano yung story naman? Oh, ikaw. Hindi ko maalala, basta parang... Oh, hindi ko rin maalala yung show. Hindi. Pinabili niya yung RM device. Si Ann, pinabili niya yung RM device na shake. Tapos nung hinahanap ni Vice yung RM niya, si Miles. Mahal, sa karang pumunta? Saan pumunta? Yung pala, inutusan nga ni Ann para bumili na shake. Nung pagbalik, para sabi niya, inutusan kasi ako ni Ann eh. So siyempre si Vice, bagka sumunod kay Ann? Eh, ako yung nagpa, di ba? Ako yung boss mo eh. Hindi ka naman RM ni Ann eh. So parang ganun lang, yung mga mababaw na ano. Diyos ko, huwag yun ang ilabas yan. Hindi kasi ang babaw eh. Di ba ang babaw? Sino ang pinaka-picon sa atin? Parang wala naman. Parang wala namang... Teka lang, isipin ko. Si Kuya kayo. madalas. Pero ano rin, malakas kasi yung mga star si Kuya Kim dati. Dati yun ha, dati. Pero so far ngayon, parang wala naman na. Hindi ko, misa nga, ano eh, tatanong namin, napigon ka ba, Vice? Hindi. Parang wala naman na masyadong napipigon sa amin. Sa sobrang tagal na rin namin. Kasi alam na rin, alam na rin yung limits ng ano, isa't isa. Toto. Bakit nawala si Quick Kim? Hindi niya na kaya araw-araw. Sa ibang presko niya. Sa ibang presko niya. Okay, balik tayo kayo. Hindi. Siyempre sa EBS naman po nagkakaroon ng development ng mga career. And then may nagkakaroon din ng mga pag-focus ng career path. So, yung pag-alis naman ni Kuya Kim, it's not about anything. It's actually yung pag-focus na sa kanyang current affairs na karera. Opo. Si Billy, ba't nawala siya? Si Billy po ay meron din, si Billy po ay may certain focus din na gusto niyang tahakin ngayon bilang isang concert artist at bilang isang music producer. Nag-inagawa niya yan. And also, he wants to concentrate on his family. Yung bakit nawala na few weeks ago yung hashtag and girl game? O di ba pagbalik nila sabay-sabay na sila? Yun po yung dahilan. Di ba may online show? Para practicing sila. Kasi kapag dati ni Vice na dumaan siya ng depression, bilang isang pamilya, ano yung napayon nyo sa kanya? Yung mga times din na yun, ano eh, ang ganda rin yung vibes ni Meme kasi parang, yun, nag-prayer meeting, sila ni na Chang Ami, and kami rin, hindi na kami nahihiya or na natatakot na magsabi na parang, dati kasi parang, kunyari meron pang hesitation na, ano, gusto bang pag-pray kita or whatever. Ngayon parang open na halos lahat for us, kahit yung nangyari kay Bong, parang naging mas naging closer din kami in terms of our spirituality or yung aming hindi naman religion pero yun yung support din namin emotionally sa isa't isa to pray for each other pag may pinagdadaanan and even yung mga vibes din kunyari alam namin na iba yung yung mukha ni Vice parang okay lang yan go yung pupunta kami and niyayakap namin, kinokonsol namin, okay na yan, walang ano. Bakit? Minsan sensitive na rin kami sa ganun. Yung kahit yung ibang staff din namin, kunyari may nakausap kami na, parang iba yung aura mo ngayon, gusto mo pag-pray kita. Yung ganun lang kasimple. Tapos mamaya, umiiyak na yung staff namin, oh, yung problema, may pindadaanan talaga ako. Ganun ba? So, medyo sensitive din kami sa mga ganun namin. When it comes to sa mga magkakapatid, kami magkakapatid sa show. Talagang pamilya na eh. Oo. Kapisado, so, kahit hindi magsalita. Oo. Isang tingin lang, alam oo, eh. Alam namin kung bad trip yung isa o parang yung isa, puyat, gano'n. So, gano'n yung ano namin. And nakukuha mo lang yun through the years. Kailangan matagal kayong magkakasama para magkakilala na kayo.
sabi niyo nga parang sa isang tingin niyo lang madali yung makilala ko may problema yung makasama niyo. Mm-hmm. Si Vice ba, nararamdaman niyo na if heartbroken siya or masaya siya sa buhay niya, sa love life niya? Oo, nararamdaman namin yun. Kasi yung, siya kasi yung pinaka-loud sa amin eh, yung spirit niya, yung aura niya. Siya yung pinaka-loud na spirit eh. Pag bukas pa lang ng kwarto nun, alam mo na agad na ano eh, "Hi guys!" Ganun eh, pero pag bumukas siya na parang medyo... Kanina, ganun siya, di ba? Oo, kanina, ganun siya eh. So, tapos hindi siya pumupunta rin dun, bandang mid. Pupunta lang siya dun, umpisa, tapos kakain, tapos dun na siya sa bakas. Ngayon, pupunta pa siya ulit, bumabalik siya. So parang, ah, okay, parang okay siya makipag-chikahan, okay siya makipag, ano. Sa tingin niyo si Vice niya is in relationship or no? Shot. Sa tingin? Sa tingin namin? Sila na ba ni Ayon? Hindi ko lang. Hindi ko lang. Actually, we have a special guest. Hello, friends. So, pero nararamdaman niyo ba? Pasok siyang amin. Hindi namin nararamdaman. Parang ano lang, parang siguro yung... So hindi siya masaya? Yung, hindi siya masaya. Yung aura lang niya, parang hindi siya at peace siya right now. Kunyari, or contento siya right now. Parang ganun. Kasi parang nung recently rin, ganun siya eh. Diba yung nung depressed siya. Parang alam namin na ay, may pinagdadaanan siya eh. Tapos kinukwento niya sa amin. Ngayon naman, ano, parang... Puyat siya, ganun. Or may jet lag. Bakit puyat? Hindi, or may jet lag, ganun. Hindi, galing siya war. Galing siyang Guam, eh. Galing siyang Guam. May jet lag yun, galing Guam. May iron jacket yun, di ba? Oo. Oo, okay, we are down to our last question. Ang last question.